Mutya ng Saging Kanole Horror Story. Magandang araw. Ako si Rio, magbabahagi ng kwento. 1995, nang ipanganak ni Dalin ang una naming anak. Nung mga panahon na yon, ang bahay namin ay nasa tabi ng isang lumang kubo na may nakatirang isang matandang babae. Driver ako ng truck nung panahon na ito, Commander. Ang biyahe ko, Manila to Bicol, Bicol to Cebu. Ang kinakarga namin noon, nagmumula pa dito sa mga factory sa gawi ng Laguna. Kaya kapag aalis ako ng bahay, uuwi ako halos kulang isang linggo. Isang hapon, dumating ako sa bahay, inabutan ko ang asawa kong si Dalin na kasalukuyang bit-bit ang anak namin. Oh, Dalin, ba't umiiyak yung bata? Ewan ko. Bigla na lang umiyak eh. Eh baka naman kasi gustong bumitbit yung tatay. Akin na nga. Oh, tahan na maganda kong anak. Tahan na. May naikwento sa akin si Dalin. Yung kapitbahay namin na merong lumang kubo, nagpunta raw sa bahay. Pero hindi naman pumasok. Bagkus, sumilip lang ito sa pintuan habang natutulog ang anak namin at si Dalin ay abala sa paglalampaso ng sahig. Ano? Naglalampaso ka ng sahig? Kapapanganak mo lang, Dalin. Eh, nasan na yung binang ko? Eh, kaya nga ako bumibiyahi eh. Para may kasama ka dito. Diba? Eh, nagpaalam sila. Tapos, kailan daw babalik? Hindi ko alam. Nako naman oh. Sige, ganito. Hindi na lang ako tatanggap ng malayong biyahe. Dito-dito na lang. Iba ka mamaya eh, mapano pa kayo? Kung tutuusin, hindi pa ako pwedeng umalis. Di pa kita pwedeng hayaan na nag-iisa rito. Okay lang yun, kaya ko naman. Dalin, makinig ka sa akin. Asawa kita. Kapapanganak mo pa lang, bawal sa'yo ang nag-iisa at nagtatrabaho dito sa bahay. Diba? Ang sabihin mo lang, Rio, ayaw mong lumayo sa akin dahil namimiss mo ko at yung anak natin. Eh, siyempre. Kasama na dun yun, no ka ba? Teka, magluluto lang ako ng makakain natin, ha? Nakaluto na ako. Ano? Nagdarang ka sa apoy? Tapos, ay nako. Sa susunod, wag na wag ka nang hahawak ng kung ano rito sa bahay, ha? Kahit na wala yung biyanang ko, antayin mo kung dumating. E paano? Kung sa isang linggo ka pa dumating, eh hindi na nga ako lalayo magmula ngayon. Diba? O sige na nga. Sigurado ka, dito-dito ka na lang bibiyahe. Oo, dito-dito na lang. Kahit na medyo maliit ang income. Importante, may kakainin tayo. Tatali, konti na lang din naman ang utang natin sa mga tindahan. Commander, nang sabihin sa akin ni Dalin na yung kapitbahay naming matanda ay sumilip doon, gusto kong magalit. Kasi ang matandang yun, alam ko sa aking sarili na ito ay kinatatakutan. Bata pa man kasi ako noon, meron ng mga kwento patungkol sa matandang yun, pero niminsan hindi niya kami ginalaw. Pagkatapos naming kumain, ewan ko ba kung bakit naisipan kong magkape. Tumambay ako sa harapan ng bahay at napatingin ako sa kapitbahay. Madilim yung bahay niya. Kahit nga ilaw na kinky, wala sa bahay niya. Kakatakot naman tignan yung bahay ng kapitbahay namin.
Alam mo, palaging may nakatingin ng nakatingin. Kahit patay yung ilaw, tumataas tuloy balahibo ko eh. Makapasok na nga. Pagpasok ko sa loob, bigla na naman umiyak yung bata. Dalin, umiyak na naman yung bata. Bakit ba ganun? Ewan ko, kanina tulog na yung bata eh. Bitbitin ko na nga. Habang bitbit ko yung anak namin, napatingin ako sa bintana. Hindi ako maaring magkamali. May nakasilip doon. Nang dahil dito, dali-dali kong binaba yung anak ko, Commander, at lumabas ng bahay. Sino ka? Pinagmamasdan ko ang buong paligid. Pero walang gumagalaw at kahit na konting bakas ng ingay, wala akong nadinig. Kung sino ka man, huwag ang anak ko. May araw ka rin, makikilala din kita. Oh, sino yun? Ewan ko. Ano ba kasi nakita mo? May nakasilip sa bintana eh. Tinitignan yung bata habang bitbit ko. Dalin, lumipat na kaya tayo ng bahay. Lumipat? Saan naman tayo pupunta? Di ba ito yung bahay na pamana sa'yo ng mga magulang mo? Eh oo. Eh, hindi naman porket ito yung pamana, eh wala na ba tayong ibang option? Lalo na yung kapitbahay namin. Matagal nang pinagbibintangan na ganito raw, ganun. Siyempre, natatakot din naman ako para sa inyo. Lalo na dadalawa lang kayo rito ng anak ko. Tapos bibiyahe pa ako ng utod ng layo. Di ba? Isa naman tayo pupunta? Sige, ganito. Bukas, maghanap ako ng pwede nating upahan. Makalayo lang dyan sa bahay na yan. Iba pakiramdam ko rito talaga. Tsaka parang namumukaan ko yung nakasilip kanini. Parang yung kapitbahay lang nating matanda. Ewan. Sige na, matulog na tayo. Kinabukasan, bago ako pumunta sa trabaho, meron akong nakitang upahan. Nung mga panahon na yon, napakababa pa ng upahan at kayang-kaya kong bayaran yon buwan-buwan. Kaya lang ang masama, pagpunta ko mismo sa trabaho, inaatasan na naman akong magbiyahe sa Bicol. Pero hindi pa naman sa araw na yon, sa mga susunod pa na araw. Nagtatatlong isip ako, dapat ko bang tanggapin yung sabi ng boss namin? Sir, kasi kapapanganak lang ho ni Dalin. Nag-aalangan akong iwan. Lalo na yung biyanan ko, iniiwan din sila. Ganun ba? So, ibibigay ko na lang sa iba yung biyahe. Pero teka sir, paano ba to? Kasi sir, naghanap ako ng upahan eh. Mm-hmm. Para malayo kami dun. Okay, tapos? Kasi sir, yung kapitbahay namin eh, may usap-usapan na ganun yun eh. Anong ganun? Aswang ho. Aswang? Aswang ha? Oy, Rio, kitanda-tanda mo na nagpapaniwala ka pa sa ganun? Nandito ka sa maraming tao. Ha? Naintindihan mo? Walang aswang dito. At hindi totoo mga aswang. Pero sir kasi... Wala nang pero-pero. Ngayon din, tatanggapin mo ba yung biyahe? O baka naman gusto mong sisantihin na kita? Sige ho sir, tinatanggap ko na po. Nabigla ako sa sinabi ng boss namin. Nang dahil dito, tinanggap ko na rin at saka isa pa. Hindi naman yun ding araw na yon o kinabukasan ang biyahe namin. Kaya ang ginawa ko, pag uwi ko sa amin, agad kong inilipat ang mag-ina ko. Siguro dito, Dalin, okay na rito no? Malayo rin sa bahay ng kapitbahay namin. Mahirap na eh. Oo, okay na rito. Tsaka isa pa, mukhang mababait naman ang mga tao dito. Siya nga pala.
Hindi ka pa rin pwedeng humawak ng tubig ah. Tsaka di ka pwedeng magluto. Kailangan papupuntahin ko rito kahit yung kapatid kong babae. Oh sige, sige. Dahil sa hindi pa naman kinabukasan ang biyahe ko, Commander, at iginagayak pa ang mga kaukulang papeles sa biyahe, meron pa kong oras para magtanong sa matandang mas nakakaalam. Taupo. Taupo. Manong Crispin. Taupo. Ah. Eh. Rio. Opo. Ako nga ho si Rio. Ay, buti na ani nagpakita. Bakit po? Medyo malabo na po ba yung mata natin? Hindi lang malabo. Sobrang labo. Ah, anong atin Rio? Eh, Manong Crispin. Meron lang po sana akong ilalapit sa inyo. Ano yun? Eh, kasi ho, kapapanganak lang po ng asawa ko si Dalin. Ay, tapos? Eh, nilipat ko po ng ibang bahay. Eh, ngayon, yung bahay na nilipatan ko, eh, apartment na... Ay, apartment ba tawag doon? Yung nakabukod na bahay? Ah, hindi apartment yun. Dating bahay. Eh, opo. Sabihin na po natin ganun. Eh, kaya lang eh, medyo alanganin din ako eh. Pwede ho bang pabasbasan sa inyo? Ano? Basbasan? Rio, hindi ako pare. Kung pababasbasan mo sa mga pare ka lumapit. Eh, wag na po yun eh. Medyo matrabaho yun. Tsaka sa isang araw bibiyahin na po kasi ako sa malayo eh. Eh, ano ho bang pwede nating gawin? Bakit? Meron bang problema kasi? Ano po kasi, yung anak ko umiiyak palagi sa gabi. Eh, iniisip ko baka yung kapitbahay namin doon sa dati naming bahay. Bakit? Umalis na ba kayo doon? Eh, opo. Kasi yung kapitbahay namin, alam nyo naman, di ba? Ah, tapos? Ngayon, iyak pa rin ng iyak yung anak namin doon sa bagong lipat na nilipatan namin na bahay. Eh, wala ho ba tayong pwedeng gawin para malaman kung bakit na nagkakaganon yung anak ko? Tapos, baka pwede nating palayasin yung kung sino mang animal ang nakatira doon sa nilipatan naming bahay. Alam mo, ganito lang yan kasimple. Ang bata, kahit saan pa magpunta talagang umiiyak. Pero kung ang iyak ng bata ay may halong takot, doon ka mangilag. Eh kailangan nga nating gumawa ng paraan. Kahit papano, kahit na pang protection lang. Protection? Yung mga dahon-dahon? Langis-langis? Yung mga kahoy-kahoy? Eh, kaya lang. Hindi kita pwedeng bigyan. Eh, bakit naman po? Eh, di ba, Manong Crispin, albularyo ho kayo. Ah, tama ka. Pero, sa style ng kaso mo, iho, yung ibibigay ko sa'yo eh, mukhang hindi tatalab. Eh, paano nyo po nasabi yun? Ganito, kailan ba ang biyahe mo uli? Sa isang araw pa naman po. Ah, sige. Bumalik ka rito bukas. Bukas? Bukas. At isasama kita sa bahay ng kaibigan ko sa Nueva Ecija. Ah, sige po, sige po. Siguro, doon tayo kukuha ng protection, ano? Oh, tama ka. At isa pa, isama mo na rin yung mag-ina mo. Ah, sige po, sige po. At tama-tama, hihiramin ko yung owner ng binang ko. Ah, magaling. Sige. Kinabukasan, Commander, wala pa rin akong biyahe papuntang Bicol. Kaya't pumunta muna kami sa Nueva Ecija. Ayon kay Tatang Crispin, meron daw siyang kaibigan doon na nagngangalan na Nolesto. Tatang Crispin, ang hirap naman umahon dito. Ang taas! Ayos lang yan. Kasi alam mo, ang bahay ni Canole ay nasa taas lang nito. Ha, tignan mo yung anak mo. Hindi umiiyak. Parang may isip na. At para bang alam niya kung nasaan siya. Oo nga no. Ayos ah.
pag-akyat namin sa pinakaitaas. Nakita ko yung sinasabi niyang nole o nolesto. Isang lalaking mukhang binata sa paningin ko. Meron itong matikas na pangangatawan at nakasando ng kulay puti. Magandang araw, kanole. Bossing! May tao! Ay, akala ko ikaw si kanole yung nakita ko kanina. Eh, kasi yung manong tanda. Anong manong tanda? Eh, manong. Eh, kasi ho, nandito si bossing ko kanina. Eh, nagkukwentuhan kami nung paparating kayo. O tapos? Eh, ngayon, kung mga paparating kayo, nagpainit agad ng tubig si bossing ko. Aba, magandang araw, kanole. Magandang araw din ho. Pasok ko kayo sa loob. Dami mong kasama manong tanda. Anong manong tanda? Eh, manong kasi, ganun talaga yun. Magandang araw, brother. Ako nga pala ang mensahero ng albularyong nakatira dito. Magandang araw din. Siya nga pala, Rio. Asawa ko si Dalin tsaka yung anak namin. Aba! Sakto ah. Natyambahan nyo. Nandito yung bossing ko, alam nyo ba? Ilang araw na rin akong pabalik-balik dito sa bahay na to. Pero ngayon ko lang natyambahan yung bossing ko. Tama na nga yan, puro kabiro. Asya nga pala, magkape muna kayo. Pinagkape pa kami ni Kanole. Tuwang-tuwa ako dun sa lalaking nagpakilalang mensahero daw niya. So palagay ko, sa Koreyo nagtatrabaho ang taong yun. Brother! Ano bang sakit mo? Eh, mapula ka. Parang feeling ko lang ah. Feeling lang ah. Siguro, ikukumpisal mo yung misis mo, no? Uy, mensahero. Yes, bossing! Albularyo ka na rin pala ngayon, no? Biro lang. Ang nangungumpisal, doon sa pare, hindi sa albularyo. Ay, ganun ba yung bossing? Ganun nga yun. Tabi ko muna at kakausapin ko lang sila. Brother, anong atin? Eh, kasi manong albularyo, kapapanganak lang po nung asawa ko. Tapos, yung anak ko, iyak nang iyak palagi. Tsaka alam nyo po ba, may nakita ko nakasilip dun sa bintana namin eh. Parang pakawari ko. Yung kapitbahay namin yun. Kaya lang, hindi rin ako sigurado. Yung kapitbahay kasi namin dati, talagang balitadong aswang yun eh. Pero bali-balita lang. Wala namang matibay na ebidensya. Tapos ngayon, lumipat kami ng bahay. Sa pag-aakalang hindi na kami susundan. Tapos, ganun pa rin eh. Yung iyak ng anak ko para bang may halong takot, hindi yung iyak na parang nagugutom? Ah, ganun ba? Ah, sige. Wala naman palang masyadong problema dyan sa problema mo eh. Eh, manong albularyo, pwede ho bang maka-arbor man lang ng mutya? Pwede. Sige, sige. At bibigyan kita. Siya nga pala manong Crispin. Kamusta na ho yung mga mata nyo? Ako, eto. Konti na lang. Hindi na makakakilala ng tao. Eh nung nagpunta nga sa bahay itong si Rio, halos hindi ko makilala. Ganun ba? Sige't bibigyan kita ng mutya ng halamang Javier para kahit sa dilim, makakita ka. Hindi kami nagtagal doon ng 5 oras. May ibinigay sa akin si Kanole. Ayon sa kanya, ito ay mutya ng saging. Ang bilin niya sa akin, kapag aalis ako, iwanan ko raw sa asawa ko. Huwag na huwag kong dadalhin dahil mas importante yung maiiwan sa bahay. Marami daw itong kayang gawin. Kaya nitong itaboy ang mga bad spirits sa bahay. At kung meron mang magtatangka sa anak ko, tiyak na maitataboy nito. Nang dumating na yung araw ng pagbiyahe ko sa Malayo, Commander, nagkataon
na madaling araw ang pag-alis ko tapos nakalimutan kong iwanan kay Dalen ang gamit kong mutya ng saging. Naramdaman ko na lang na suot-suot ko yun nang nakalayo na kami sa lugar namin. Nako! Lagot na! Nadala ko pala yung mutya ng saging. Bakit pare? Anong mutya ng saging? Ano yun? Asan ang saging? Kain natin, nagugutom na ako eh. Hindi pare, mutya, yung protection sana ng anak at asawa ko. Ano? Anong mutya yun? Mutya ng saging pare, ito! Patenya, oh, hindi mo pwedeng hawakan to. Diyos ko naman oh. Madaliin na lang natin yung biyahe. Hindi naman na tayo pwedeng bumalik eh. Dahil sa hindi na ako pwedeng bumalik commander at nakalayo na ako sa lugar namin, inapura ko na lang yung biyahe. Pagdating namin sa boundary ng Quezon at Bicol Region, kumain muna kami. Hindi nagtagal, nag-aya na rin akong bumiyahe. Teka lang pare, ba't ba apurang-apura ka? Porke ba dala mo yung pinaniniwalaan mong mutya? Eh gusto mo na agad umuwi, tapusin ang trabaho. Talagang ganun pare, wala ka kasi sa sitwasyon ko eh. Pare, pare naman eh, makinig ka sa akin. Wala ka kasing anak eh. Palibhasa kay tanda-tanda mo na walang may gusto sa'yo. Teka pare, masyado ka na may personal. Oo na, ikaw na gwapo, ikaw na may anak. Tumahimik ka na nga dyan. Habang nasa biyahe kami ni paring Erdi, nagkaroon pa kami ng abirya kung bakit ba natapat pa kami sa mga sabana. Ano ba to? Natapat pa tayo dito? Malas mo naman paring Erdi. May balat ka sa puwet no? Wala no? Baka ikaw? O baka naman malas yung dalamang mutya? Tumigil ka nga dyan. Galing to sa magaling na albularyo. Alam mo ba? Yung albularyong kinunang ko nito, ipinanganak pa pagkatapos ng gera dito sa atin laban sa mga Hapon. Pero nung nakita ko itsura ng taong yun, eh aba, mukhang mas matanda pa ako paring Erdi. Parang di man lang naluluma yung mga katawan nun. Anong naluluma? Ibig ko sabihin, parang di man lang tumatanda. Matikas na matikas. Di totoo yun. Panahon ng Hapon, eh anong taon na ngayon? Eh dapat matanda na yun eh. Dapat nga, retirado na yun sa panggagamot. Pare, mahiwaga ang buhay ng taong yun. Sipin mo ah, napakatikas. Tsaka pag nagsalita, talagang makukuan mo na parang professional na tao. Eh baka naman kasi tapos ng kolehiyo, eh ano ba kasing kurso? Yung pagiging albularyo. Teka, nalalayo na usapan natin dalawa paring Erdi. Bumaba ka na nga. Tanggalin na natin yung gulong ng truck at nang mapalitan makaalis na rito. Baka dito pa tayo gabihin sa sabana na to. Mamaya ay ma-hold up pa tayo. Habang kinakabit namin ni paring Erdi yung kapalit na gulong, napansin ko parang may tao sa gawiron sa gawing pakurbada. Pare, may tao yata pare. Paano naman magkakatao dito? Eh tignan mo naman oh. Nakakatakot. Baka aswang ang tao rito pare. Hindi pare. Baka naman kasi may itindahan dyan sa gawi dyan. Pero hindi ko matandaan eh. Ilang beses na ako nagbibiyahe rito tayo. Pero sa kurbada ba nito? May ano ba dyan? May tindahan ba o kabahayan man lang? Ewan ko. Tignan mo. Sige pare. Ikaw na munang bahala dito ah. Oo sige. Malakas ka sa akin eh. Pagpunta ko sa gawing kurbada, nagulat ako commander. Dahil tunay ngang may bahay doon. Kapansin-pansin na bagong tayo lang yung bahay na gawa sa kawayan at kugon. Tao po. Anong atin? Ay, lola, nagulat naman ho ako sa inyo. Kakain ka ba? Po, kakain? Eh, karinderya ho ba to? Oh, halika rito. Gumawi ka pa rito. Oh, oo nga. Pwede nga palang kumain dito. Ah, teka. Lola, tatawagin ko lang yung kasama ko. Ah, sige. Pagbalik ko sa truck,
na ikabit na ni paring Erdi yung gulong. Ah pare, ano meron doon? Ba't maingay? May karinderya pala pare. Oh, maraming kumakain? Oo pare, meron. Eh tara! Pagpunta namin sa karinderya, sabi ni paring Erdi, nasan yung mga taong may ingay? Wala namang kasing katao-tao doon maliban sa matandang babaeng nagtitinda. Pare, asan yung mga tao? Eh, rinig na rinig natin parang hindi mabilang ang dami ng tao rito. Ewan ko pare, di na importante yun. Ang importante, kumakain tayong dalawa. Diba? Tara, nagugutom na ako eh. Ang pinili kong ulam, yung Bicol Express. Samantalang si paring Erdi ay sisig. Bango! Napakabango! Pare, tara! Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng mga Bicolano to. Ama nang! Parequest nga ho dyan ng sabaw. Toyo, kalamansi, sili. Ano pa ba? Yun lang! Wala kami nun. Ano? Anong klaseng karinderya to? Walang toyo, walang kalamansi, walang sili. Pare, tumahimik ka na nga. Kumain na tayo, sarap-sarap ng handa sa atin eh. Tara! Sige na nga! Commander, hindi kami basta nakabalik dahil nagkaroon pa ng aberya sa pagdidiskargahan ng mga karga namin. Uy, pare. Ano nangyari sa'yo? Ewan ko, pare. Biglang bumaligtad ang sikmura ko eh. Parang gusto kong isuka yung kinain ko, pare. Nako, baka nahilo ka lang, pare. O baka naman nausog kita. Eh, siguro nga, pare. Kahit anong isil ko noon kay paring Erdi, hindi nawawala yung pagkahilo niya. Pare, baka naman nausog ka nung matanda dun sa kinainan natin. Eh, ewan ka pare. Dumaan nga tayo dun. Pagpauwi tayo. Nung pabalik na kami kinabukasan, akala ko'y nalampasan na namin yung karinderya. Pare, nasa na ba'y karinderya na yon? Hindi mawala hilo ko pare. Ewan ko. Di ko alam. Ang siste, hindi na namin nakita pang muli yung karinderya hanggang sa makarating kami ng Maynila. Pag-uwi ko, Commander, katakot-takot ang naging kwento sa akin ng asawa kong si Dalin. Ano? Nakita mo mismo? Oo, yung anak natin. Halos walang tigil sa kaiyak tapos nakasilip siya sa bintana. Eh, sino yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nadala ko kasi itong binigay sa akin ng albularyo eh. Nakalimutan kong iwan. Habang nag-uusap kami ng asawa ko, yung kapatid ni paring Erdi ay napasugod sa bahay. Bakit? Napano si paring Erdi? Eh kuya, napatawag po kayo eh. Magpapadala daw po yata sa ospital. Uy, bakit din niyo pa sinugod sa ospital? Bakit inintay pa ako? Hindi ko po alam kay kuya eh. Sige na po. Eh, sige, susunod ako dun. Nagkasusun-susun na ang problema. Dinala ko ang aking mag-ina. Sumakay kami ng tricycle at nagpunta sa bahay ni paring Erdi. Pare. Parang susuka ko yung... Hindi siya makapagsalita. Pakawari ko'y pati bitukan niya ay gusto niyang isuka. Nilapitan ko si paring Erdi at muli kong pinisel. Hanggang sa naalala ko, nasa akin nga pala ang mutya ng saging. Ewan ko ba kung bakit, naisipan kong isalin sa kanya yon. Nang ipasuot ko ito sa kanya commander, bigla siyang kumalma. Pare, huy, ayos ka lang. Pare, mukhang ginamot yata ako ng mutya na to pare ah. Akin na lang to ah. Eh, hindi pwede pare.
Hindi pwede. Para sa amin niya mag-iina. Di pare. Nawala yung hilo ko eh. Pare, sa mo ba ito nakuha talaga? Doon nga sa albularyo. Sa Nueva Ecija, pare. Pare. Nawala hilo ko, pare. Bunso, ikuha mo nga ako ng tubig at nauuhaw ako. Sige po, kuya. Maging ang asawa kong si Dalen, nagulat sa mga nangyari. Kung ganun, Rio, totoo nga. Eh, sabi ko naman sa iyo eh. Basta si Manong Crispin ang nagsabi, legit yun. Eh, kahit nga malayo yung Nueva Ecija, pinuntahan pa rin natin para lang makakuha tayo ng proteksyon. Pare, magkano bili mo rito? Eh, libre lang yan eh. Libre? May libre pa ba sa panahon ngayon? Pero sabi niya sa akin, kinukuha daw yan tuwing mahal na araw. Ah, edi ang mga mutya pala, nakukuha lang pag mahal na araw. Oo, totoo nga pare, libre lang yan. Pero siguro, pag nangailangan din yung tao, baka dun palang magpabayad. Pero binabayaran ko, ayaw tanggapin. Pare, siguro mainam na bumalik tayo uli dun. Tapos, isama natin si Manong Crispin para makahingi tayo. Eh sige pare, akin na to ha. Hindi nga pwede, ihingi na lang kita rin pare. Eh sige, kau din. Baka mamaya bumalik yung hilo ko eh. Pumunta kami roon, Commander, nung wala kaming biyahe. Katulad ng dati, kasama ko pa rin ang aking mag-iina. Kasama rin namin si Manong Crispin. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Oh, napadpad kayo uli. Eh, Mamang Albularyo, gusto ko lang husa ng magbigay ng patotoo sa inyo. Gumagana po pala talaga to. Oo naman. Teka, ano bang nangyari sa inyo? Op, kaya kong hulaan yun at nababasa ko isip mo. Pero, aantayin ko na ikaw ang magsabi. Ganito ho kasi yun, Mamang Albularyo. Eh, kumain kami dun sa may karinderyang parang invisible sa paningin ng ibang mga tao. Eh ngayon, sisig yung akin. Nagre-request ako ng toyo kalamansi sile para may lasa. Eh walang naibigay. Tapos, iba yung naging pakiramdam ko eh. Lahat sinuka ko na. Lahat talaga, as in lahat po. Pero ako po, Kanole, wala naman ako naramdaman. Ewan ko ba si paring Crispin, eh halos iisa lang naman yung kinainan naming karinderya. Si Manong Crispin? Ay si paring RD pala. Hoy! Pati ako sinasama mo dyan ah. Nagkamali lang po. Ah sige, ituloy mo yung kwento. Eh yun nga po, Kanole. Siya lang po yung nakaramdam ng ganun. Ako hindi. Dahil suot-suot mo yung mutya ng saging. Halika nga, lapit ka rito, RD. Bakit po? Ano hong gagawin niya sa akin? Halika. Hinawakan ni Kanole ang tiyan ni paring RD. Nagulat kami sa mga sinabi niya dahil ang nagpakain daw sa amin ay isang matandang aswang. Inaaswang pala kayo. Kaya itong si Rio hindi tinalaban dahil suot-suot niya yung mutya ng saging. Ikaw lang ang tinalaban. Teka, okay ka naman na ngayon. Ibig bang sabihin niyan ipinasa niya sa'yo yung mutya ng saging? Opo, ipinasuot nga po niya sa akin. Alam niyo po, Kanole, nung ipasuot niya sa akin, parang pakawari ko may biglang nagpagaling sa akin eh. Biglang bumalik talaga yung pakiramdam ko. Tama. Tama yung sinabi mo kasi ang mutya ng saging, tutulungan ka niyan na makarecover sa iyong karamdaman. Lalo na't kung bago-bago lang yan, pero kung matagal na yung sakit mo, eh hindi ka niyan basta malulunasan. Maswerte ka pa rin, RD, dahil nakasama mo si Rio. Eh di ba Rio, ang billing ko naman sa'yo, iiwan mo to sa mag-ina mo. Eh yun nga po, Kanoli eh. Yun ang pagkakamali ko. Hindi ko na iwan, pero siguro pinag-adya na rin ng panahon na madala ko to dahil mas kailangan namin. Pero alam nyo po, Kanole, pag uwi ko sa bahay, may katakot-takot na kwento yung asawa ko. Kahit na lumipat na kami ng bahay,
nagpapakita pa rin doon yung inaakala kong kapitbahay namin na pinagbibintangan na aswang. Ganun ba? Opo. Sige, ganito. Sasama ako sa inyo. At siguraduhin mo na yung pinagbibintangan mong kapitbahay mo, siya yung sumisilip sa inyo at nagmamarka sa anak nyo. Nagmamarka po? Ano pong ibig sabihin nun? Kami na lang na mga albularyo ang nakakaalam nun. Sige, gagayak lang ako at sasama ako sa inyo. Sumama nga sa amin si Kanole. Pagdating namin sa lugar namin, una ay idinaan ko siya sa dati naming bahay. Kanole, ito po yung bahay ng sinasabi ko sa inyo. Teka, wala namang tao dyan. Nandyan po yun sa loob. Hindi po yun aalis. Wala namang pinupuntahan ng matandang yun. Walang tao dyan. Nagulat ako dahil alam niyang walang tao. Bilang pagpapatunay, lumapit pa ako roon para katukin yung bahay. Wala ngang lumalabas at pinakikiramdaman ko rin kung meron bang gagalaw sa loob. At ayon sa iba pa naming kapitbahay, bago daw kami dumating, umalis ang may-ari ng bahay bit-bit ang isang sako ng damit. Aba, parang natakot niya tayo na. Ganito kasi yan, Rio. Ang mga aswang ay marunong ding makiramdam. Maaring alam niyang paparating ka at kasama mo ko. Kanole, kung ganoon, hindi pala talaga kayo basta-basta kasi sa style po ng sinasabi nyo, para bang takot na takot sa inyo yung nakatira dito. Hindi ko naman sinasabing ganon, pero kayo nang bahalang humusga. Ngayon, ang pupuntahan ko, kung saan kayo kumain. Nako, Kanole, malayo ho yun. Ayos lang yun. Total, meron din naman akong pakay dyan sa gawin ng Kabikulan. Meron akong gagamutin at meron ako dyan kapanalig. Kanole, mag-iingat po kayo. Ano ho bang pwede namin ibigay sa inyo bilang pabaon? Wala. Siya nga pala. Yung bahay nyo saan? Ay, oo nga pala, tara po. Baka ho may nakatira dun na kung ano, palayasin na rin po natin. Sige. Pagpunta namin sa bahay, ayon kay Kanole ay meron daw talagang nakatira doon. Pero hindi naman sila nang aano. Basta't ang gustong mangyari ni Kanole, iwanan ko sa asawa ko yung mutya ng saging para hindi sila anuhin. Hanggang sa nasabi ko na baka pwedeng maka-arbor pa ako ng isa. Pero hindi na niya ako binigyan. At kung bakit? Iisa lang ang dala niya at meron din siyang pagbibigyan noon. Ganun po ba, Kanole? Yung mga nakatira dito, hindi po ba masama? Mababait ang mga nakatira dito. Alam mo ang mga nakatirang hindi basta nakikita ng mga mata. Hindi ka naman aanuhin yan kung hindi mo sila sisimulan. Kanole! Baka pwede ako makahingi. Hindi ka nagsabi nung nandun tayo kanina sa bahay. Oo nga. Sayang. Paano? Hindi na ako magtatagal. Alis na ako. Makalipas ang 4 na araw, si Kanole ay dumaan sa amin. Ayon sa kanya, meron ngang bagong tayong karinderiya sa gilid at nakumpirma niyang isang matandang aswang ang nakatira doon. Kaya naman pala, hindi ito basta nakikita ng ibang mga tao dahil ang nakatira doon ay malakas, magpakalat ng sabulag. At ang binibiktima ng matandang yon, yung mga nasisiraan malapit sa kanyang karinderya. Kaya pala, nung tanggalin naming dalawa ni Paring Erde yung gulong, may nakabaon na pako. Sinasadya pala ng matandang yon na iumang ang pako malapit sa kanyang karinderya para nang sa ganun makikita ng mga nasiraan yung bagong tayo niya na karinderya. Kaya naman pala, Paring Erde, hindi natin nakita, talagang gusto tayong gawing aswang noon. Kanole, tagasan ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko na siya inabot. Ngayon,
isa lang ang ipapangako ko sa inyo. Yung bagong tayo na yon ay tuluyan ng hindi makikita ng kung sino dahil sinunog ko. Sinunog nyo? Oo, sinunog ko. At natitiyak ko na hindi na muli pang babalik doon ng matandang yon. Hindi na ako magtatagal. Kailangan ko na rin umuwi. Marami akong pananim. Sige na, alis na ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Magmula noon hanggang ngayon, tangan-tangan ko pa rin ang mutya ng saging na ibinigay sa akin ni Kanole. Maraming maraming salamat po. Pag po nabasa mo ang aking kwento, at siya nga pala, ipaparating ko pa rin ang pasasalamat ko kay Kanole. Kung hindi kasi dahil sa mutya ng saging na ibinigay niya sa akin, tiyak na matagal na rin akong nagpaalam. Sa totoo lang, ilang beses na po akong muntik-muntika na, pero naisasalba pa rin. At ang paniniwala ko, mutya ng saging ang nagligtas sa akin at ang ating ama. Maraming salamat po, ako pong muli si Rio. Okay. Huwag pong kalimutan na mag-like sa ating video at comment po kayo kung ano ang inyong mga opinyon. Maraming salamat at mag-abang po tayo mamaya ng kasunod na kwento.